Hi guys! Welcome back to my channel. Once again, this is your Fur Mom TV. So, for today's video, I'm gonna show you what's inside our kennel. Yung kennel namin hindi po ganun kalakihan, hindi rin buka ganun kagarbo. Unlike sa mga nakita nyo ibang kennels na very luxurious char. Anyway, but before that, don't forget to subscribe to my channel. So ayan guys, yung kabuuan ng kennel sa labas. Kung mapapansin nyo, may mga bakante pang kulungan na pinaggamitan before kasi hindi kami talaga nakatira dito. Recent lang talaga. Siguro mga 5 months pa lang kami nandito. Ayan, puro large dogs yung nandyan. Dati mga working dogs kasi ginagamit sila sa mga malls and then sa mga airport. Yung mga ganun mga sneaking dogs. Ito naman ay Labrador. So yung dalawa na yon ay mixed breed, parang German Shepherd kasi hindi ko alam yung pinagmulan nila, no. Pero itong Labrador pure yan. So itong dalawa na to, mix yata sila kasi hindi naman ito talaga sa amin. Dinat na namin sila dito. Ito ay sa pinsang ko mga aso. So, kami na nag-aalaga. Okay guys, pasukin natin ang aming kennel and I'm gonna show you what's inside again. Ayan sila, nakakalat. Ayan. So, kung bakit sila nakalabas, kasi syempre mainit ano, and besides, andito lang sila sa loob ng kennel, hindi naman sila makakalabas. Kasi may pinto doon, may lock din doon, and then ito nga yung pinto. And then, ayan yung kabuuan ng loob. Hindi ito marumi ah. Kaka-wash lang ni husband dyan. So, pinagbakata na yan ng tubig. So, ayan. Umpisa natin dito sa aming bully. Sila ay parehong lalaki yan. Hindi ko alam kung anong tawag. Exotic yata isa. And pareho yata sila exotic. I'm not sure kasi si husband na nag-alaga dyan. And then, itong female naming lilac, micro yata ito. Kasi maliit siya. So, ayan yung mga aming kulungan. Ikot-ikot lang sila dyan. So, kung mapapansin nyo, yung mga kulungan namin, hindi uniform, ay hindi sila pare-pareho, no? Because, nag-start kasi kami mag-aso, dalawa lang, syempre, and we're not intended na mag-breed talaga. Talagang alaga lang. Until nanganak, ayun. So, paunti-unti kaming nakabili ng mga kulungan. Itong unang-una kong kulungan, itong kulay pink na to, 2015 pa to. So, nagagamit pa talaga. As in, buo pa siya. And then, ayun na nga, nadagdaga na, nagkaroon pa kami ng mga ibang kulungan na yung mga medium size, wala na dito yun eh, kasi sira na rin yung iba. So, unti-unti kami nakapagpundar. Ito, ginawa lang to ni Jowa. Kung bakit may yero, kasi before nasa labas yan. At, syempre, para protection na rin, diba, pag umuulan. And then, ayan, unti-unti na kami nakabili ng mga stainless, pero itong iba, ito, nabili namin to second hand din. Nagdagdag talaga kami kasi nga, hindi pwede silang hindi nakakulong during sa gabi. Pag natutulog sila, nakakulong sila dyan. May kanya-kanya silang kulungan. But sa araw, ayan, dito lang sila sa loob. Nakalabas. And then with matching electric fan kasi mainit na ngayon summer. Pero pagka malamig naman, may mga kanya-kanyang rugs yan. Ayan o, nagkalat yung rugs ko, diba? Binibigyan ko sila ng rug. Yung iba naman din kasi, like this one, si Coco, nakakulong siya. Masungit kasi to. Inaaway niya yung ibang alaga ko. Yung ibang maliliit. So, binubuli niya. Kaya hindi pwedeng yung masungit ay nakalabas. Unless mag-aaway-aaway talaga sila. So, ito po yung loob ng kennel namin. Ayan, pinalagyan din namin ng insulation kasi nga mainit. And kailangan pang i-fix yung mga bintana. Kasi hindi pa siya, pag bumagyo, kailangan nakasara talaga. And over there, ayan, bukas pa. So, kailangan talagang ayusin pa. So, ayun, yun lamang po ang aming kennel. Very maliit. Compared sa dati naming lugar, mas spacious naman ito. And nakakagalaw sila na mas maluwag. And madali na rin maglinis kasi pina-power spray nga. Ayun, may pang-power spray. Mas madali siyang linisin. Pag nagpa-power spray, nilalabas lahat ng aso na yan. Nandun sila sa labas lahat. Naggagawa na sila ng pagpupupo nila or wiwi and naglalaro na rin. So, hindi naman talaga sila the whole day nandito. May araw or may oras lang na nandito sila like mga
from pag nagpakain ako ng 9 o'clock, ayun. Start na yun na andito na sila sa loob until 3 p.m. So mga 3:30 or 3 lalabas na sila. Alam na rin kasi nung oras na paglabas nila. So ayun, that's it. Finally nakita niyo na po yung aming kennel. Ayan. So mas madaling maglinis, di ba? Kasi hindi ko na kailangan mag-map. Pero dun sa kubo, ayun, yung kubo namin, katabi nga lang. Yan, kailangan maglinis talaga dyan. Dahil minsan dun may nagwiwiwi, may nagpupupo dun. So, yun. And that's it, guys. So, I hope na gusto nyo yung aking video for today. And please do subscribe. And thank you for watching. Bye!